Kahit po malayo sa direksyon ng Bagyong Paeng, nakaranas pa rin ng masamang panahon ang Mindanao. At ang resulta, kabi-kabilang baha at pagguho. Sa Maguindanao, 31 ang napaulat na nasawi. Ating saksihan. Lagpas taong baha, may mga puno pang nakahambalang sa gitna ng tubig. Dahil dyan, buwis-buhay ang pagsagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa mga taga-barangay Magsaysay sa para Maguindanao del Norte. Kabilang dalawang sanggol na isinalba gamit ang plastic at styro box. Nagka-landslide din sa iba pang bahagi ng Parang. May nawasak na bahay at sasakyan. Sa bayan naman ng UP, ilang senior citizen ang pinagtulungang ilikas dahil sa bilis ng pagtaas ng baha. Ang dalawang pari naman sa isang binahang simbahan, dinagdalawang isip na tumulong sa mga kapitbahay gaya ng isang matandang na truck sa bahay. Binahari ng isang gymnasium. May programa pa naman doon para sa pagdiriwang ng Indigenous People's Day. Kaya mga nanood, nagpaumaga na roon. Nalubog din ang ilang sasakyan at bahay. May landslide sa barangay Romanggaob. Nabalot ng lupa at putik ang kalsada. Nilinis ito ng mga otoridad para muling buksan sa trapiko. Binulagari ng baha ang bayan ng Dato o Dinsinsuat. Ang ilang bahay, bubong na lang ang kita. May nasira rin tulay bunsod ng pagbaha. IT Attorney Nawim Sinarimbo, Interior Minister ng Rehiyon ng Bangsamoro, umabot na sa 31 ang naiulat na nasawi sa Maguindanao. Ito ho yung mga natangay ng flood at saka natabunan ng landslide. Meron tayong 10 sa Dato Blam, ito 16 sa Dato Udin, and then meron tayong 5 galing sa UP. Yung sa national government, meron ho kaming request. Mabilisan ho sana yung aircraft nila, ito yung C-130. Baka ho pwedeng isakay namin sa kanila yung water purification machine para ho ma-deploy namin dito dahil I'm sure magiging problema ho in the coming hours yung potable water. Sinalanta rin ang masamang panahon ng Pigkawayan, Cotabato. Lagpas baywang ang baha. Nawalan po kami. Baka kami nag-boat kayo dyan. O bangka man lang. Pwede po. Pwede kami dala po doon. Sa Libungan, pinaapaw ng bahang irrigation dam doon. Kaya inilikas sa mga otoridad ng mga residente. Sa Kalamansig, Sultan Kudarat, inilikas din ang ilang residenteng apektado ng baha. Habang nakakapit sa lubid para makatawid, binubuhat naman ang mga bata. Sa bayan naman ng Palimbang, nawasak sa tindi ng hampas ang araw ng isang tulay. Abot hanggang Zamboanga City, ang masamang panahon. Sa barangay Ayala, mahigit 500 pamilya ang inilikas. Yung mga manok, yung bayo po, lahat namatay. Tapos yung aso namin, hindi na kami makakuha. Yung dami-dami, sir. Yung mga electric pump, foam, lahat basa. Hindi kami makakuha. Yung iba, nakuha na anod na. Nananawagan ng tulong ang barangay dahil walang gamit ang ilang pamilya, lalo yung mga may sanggol. Pagkain, mga banig, kasi wala, kahit tingnan nyo ngayon, walang banig, konti lang yung may banig, no? Mga sleeping paraphernalia na kailangan talaga kasi may mga bata, mga infants na nandito. Milk para sa mga babies na nandito din. Ayon sa pag-asa ang Bagyong Paeng, hanging amihan at shear line ang mga nagpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ivan Merina, GMA News. Makaiga ang saksi ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.